Midnight Man. Hello po, Sir Mac. Ako po si Mary. Sana ay mabasa niyo itong kwento ko. Meron po akong boyfriend noon. Vincent po ang pangalan niya. 7 years din po kaming naging magkarelasyon hanggang sa yayain niya po akong magpakasal. Siyempre pumayag naman po ako dahil mahal ko siya noon. At kahit simple lang ang engagement ring na binigay niya, ay naging masaya pa rin ako. Nag-aayos na kami ng kasal noon. Pero nagkaroon ng opportunity si Vincent na makapagtrabaho sa ibang bansa. Nagpaalam siya sa akin na kung pwede, i-postpone muna ang kasal. Sir Mac, pumayag ako dahil alam kong pangarap niya yon. Tsaka kailangan din po naming mag-ipon para sa future namin. Sir Mac, sobrang nalungkot ako nang umalis si Vincent. Kaya itinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagtatrabaho. Mabuti na lang, dinadamayan ako ng kaibigan kong si Jed. Dahil sa kanya, unti-unting nawala ang lungkot ko. At sa tuwing magkasama kami, tawa ako ng tawa sa mga jokes niya. Nung una, magkaibigan lang talaga kami. Pero unti-unting nahulog ang loob namin sa isa't isa. Hanggang sa magkaroon kami ng relasyon. Pero may problema. Dahil malapit na kaming ikasal ni Vincent. At kahit nakakausap ko sa telepono si Vincent, ay hindi ko pa rin naipagtatapat sa kanya na may mahal na akong iba. Sir Ma, kahit pinapayuhan ako ng mga magulang ko na makipaghiwalay kay Jed, ay hindi ko ginawa. Patuloy naming itinago ang aming relasyon. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ay umuwi naman sa Pilipinas si Vincent. At paniwalang paniwala siya na mahal ko pa rin siya. Pero umabot na sa puntong hindi ko na siya kayang lokohin. Kaya ipinagtapat ko na rin sa kanya ang totoo. Sinabi ko rin sa kanya na hindi na matutuloy ang kasal. Nakita ko na talagang nasaktan si Vincent sa mga sinabi ko. Nagmakaawa pa nga siya sa akin na huwag ko siyang iwan. Pero pinanindigan ko ang desisyon ko. Hanggang sasabihin niya na magpapakamatay siya kapag hindi ako nakipagbalikan sa kanya. Sir Mac, hindi ko seneryoso ang sinabi niya dahil kilala ko si Vincent. Alam ko na malakas ang loob niya at makaka-move on din siya. Yun na ang huli naming pagkikita at tuluyan na akong nawala ng balita tungkol sa kanya. Sir Ma, kahit alam naming may nasaktan kaming tao, ay naging matibay pa rin ang relasyon namin ni Jed. Ano ba naman kasi ang magagawa namin kung puso na ang nagdikta? At pagkalipas lang ng 4 na buwan, inalok na ako ng kasal ni Jed. Malugod ko naman yon tinanggap hanggang sa ikasal kami sa Huwes. Pagkatapos ng aming kasal ay lumipat na kami ng bahay at naging maligaya na po ang buhay namin. Pero isang umaga, paalis na ako ng bahay para mamalengke. Pagkabukas ko ng gate ay nakita ko na nakatayo si Vincent sa labas. Nakangiti pa siya sa akin habang nakahawak ang kamay niya sa leeg. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman kung saan ang bagong bahay ko. Pero hindi siya sumagot. Hanggang sa tanungin ko siya kung napatawad na ba niya ako. Hindi pa rin siya nagsalita. Tumango lang ito. Dahil doon gumaan ang pakiramdam ko. At least, nabawasan na ang tinik sa dibdib ko. Niyaya ko si Vincent na kumain sa labas para makapagkwentuhan naman kami. Pero imbes na sumagot ay tumalikod lang siya at naglakad paalis. Tinawag ko siya ng paulit-ulit pero hindi naman siya sumagot. Hanggang sa nilapitan ako ng kapitbahay namin.
tinanong niya ako kung sino ang tinatawag ko. Ang sabi ko, tinatawag ko lang yung lalaking kausap ko kanina. Pero ang sabi niya ay wala naman akong kausap. Nagtataka nga raw siya kung bakit nagsasalita akong mag-isa kanina. Nabigla ako sa sinabing yon ng kapitbahay namin. Ang akala ko nga ay pinagtitripan niya lang ako. Imbes na mag-alala, ay umalis na lang ako para mamalengke. Kinabukasan, wala akong magawa kaya binuksan ko ang social media account ko. At kinilabutan ako sa isang post na nabasa ko. Nagpost kasi ang pinsan ni Vincent ng picture at ang caption ay rest in peace. Binasa ko rin ang comment section at nagulat ako dahil isang linggo na palang patay si Vincent. Kung ganun, sino yung lalaking nakausap ko kahapon? Agad kong ipinaalam kay Jed ang nangyari at pati siya ay naguluhan. Biniro pa nga niya ako na baka raw minumulto ako ni Vincent. Sir Mac, gusto ko po talagang maliwanagan kaya naglakas loob akong tawagan ng mama ni Vincent. Kagaya ng inaasahan, galit pa rin siya sa akin. Ako raw ang may kasalanan kung bakit nagpakamatay ang anak niya. Nagbigtiro kasi ito nang malaman nito na nagpakasal na kami ni Jed. Sir Mac, hindi talaga ako makapaniwala sa nalaman ko. Hindi ko akalain na seryoso pala si Vincent sa sinabi niya noon. Naiintindihan ko na rin kung bakit ganoon na lang ang pagkakahawak niya sa kanyang leeg nung puntahan niya ako. Siguro gusto niyang itago ang bakat ng lubid sa leeg niya. Hindi na ulit nagpakita sa akin si Vincent, Sir Mac. Pero may mga pagkakataon na pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin. At sa tuwing mag-isa lang ako, bigla kong naririnig ang boses ni Vincent. Pero kapag pupuntahan ko ang pinanggagalingan ng boses, hindi ko naman siya nakikita doon. Magandang araw, Sir Mac. Ako po si Jasper. Gusto ko pong ibahagi ang kwento ko. Nangyari ito nung third year high school student pa lang ako. Nagkaroon po ng event ang school namin noon para i-celebrate ang Valentine's Day. Buti na lang may shota ako nung time na yon, kaya siya ang niyaya kong makadate. Alas 7 ng gabi nung nagsimula ang event. Nang makarinig kami ng music ay nagsayawan na lahat ng mga estudyante. Masyadong maraming estudyante ang nagpunta doon, kaya naman nagsiksikan kami sa school gym. Doon kasi ginanap ang event. Medyo mainit doon, kaya niyaya kong lumabas ang shota ko. Agad naman siyang sumama sa akin. Umupo kami sa isang bench. Nagkwentuhan. Hanggang sa naisip ko na humingi sa kanya ng isang halik. Aaminin ko, Sir Mac, may pagkapilyo talaga ako nung bata ako. Pero wala naman sigurong masama doon dahil magkarelasyon naman kami. Ilalapit ko na sana yung mukha ko sa kanya. Pero bigla siyang umiwas. Nahihiya daw kasi siya dahil baka may makakita sa amin. Naintindihan ko naman siya kaya niyaya ko siyang pumunta sa likod ng school. Medyo madilim nga lang doon, kaya pinailaw namin ang mga cellphone namin. Inakay ko siya na maglakad papalapit sa isang malaking puno. Nung una ayaw niyang pumayag, dahil usap-usapan na pinamamahayan yon ng kapre. Pero ang sabi ko sa kanya, huwag siyang matakot dahil kasama naman niya ako at handa ko siyang ipagtanggol sa kahit kanino.
Sir Mac, natuwa ako dahil kaming dalawa lang ang nandoon. Mukhang hindi lang ako makaka-first base, kundi hanggang second base pa. Nag-usap ulit kami hanggang sa tuluyan ko na siyang halikan. Maya-maya, nakaamoy kami ng usok ng sigarilyo. Itinigil namin ang paghahalikan dahil akala namin ay sinundan kami ng mga kaeskwela namin. Pero nang ilawan namin ang buong paligid, wala naman kaming nakitang ibang tao. Itinuloy na lang namin ang ginagawa namin hanggang sa nakaramdam kami na parang may mainit na bumabagsak sa mga buhok namin. Nainis pa nga yung shota ko. Sayang daw yung pagpapaparlor niya. Sir Mac, pareho naming kinapa ang mga ulo namin at napansin namin na may mga abo ang nalalaglag doon. Nagkatinginan kami ng shota ko at kahit hindi kami magsalita ay nag-uusap naman ang mga mata namin. Alam ko na pareho kami ng iniisip. Kinakabahan kami na baka totoo ang usap-usapan na pinamamahayan ng kapre ang punong kinatatayuan namin. Pareho naming gustong makumpirma kung tama ba ang hinala namin. Kaya sabay kaming tumingala sa taas ng puno. At tumayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan nung makita kong nakaupo sa sanga ng puno ang isang malaking figura. Matangkad ito. Kung ilalarawan ko ang itsura niya ay kayumanggi ang kulay ng balat niya. Mahaba rin ang buhok at balbas. Sir Mac, nakatingin po sa amin ang nilalang na yon habang may hinihitit na parang sigarilyo. Pareho kaming napasigaw ng girlfriend ko dahil sa takot. Kumaripas ako ng takbo pabalik sa event. Pagkarating ko ay hingal na hingal ako. Nagsalita ako nang hindi lumilingon sa shota ko. Ang sabi ko, mabuti na lang nakaalis na kami doon dahil baka kung ano pang gawin sa amin ang kapre. Hahawakan ko sana ang kanyang kamay pero na-realize ko na hindi ko pala kasama ang shota ko. Dahil doon ay sobra akong nataranta. Gusto ko sanang bumalik sa likod ng school para iligtas ang shota ko. Pero sa tuwing iyahakbang ko ang paa ko, ay nanginginig naman ang mga tuhod ko. Sir Mac, hindi ko namalayan na halos isang oras na pala akong pabalik-balik sa pinto ng school gym dahil sa pag-aalinlangan. Hanggang sa nakita kong umakyat na sa stage ang principal ng school. Sinabi niya na maaga raw tatapusin ang Valentine's celebration dahil meron daw babaeng natagpuan sa likod ng school at wala itong malay. Dagdag pa ng principal, kasalukuyan daw itong nasa school clinic. Bumilis ang tibok ng dibdib ko dahil sa sobrang kaba. Siguradong ang shota ko ang tinutukoy ng principal. Dali-dali akong tumakbo papunta sa clinic. Napanatag naman ako nung makita kong ayos lang ang kalagayan ng shota ko. Binabantayan siya ng nurse habang natutulog. Nang mapansin ng nurse ang presensya ko ay pinakiusapan niya ako na kung pwede ay bantayan ko muna ito dahil pupuntahan niya ang principal para kausapin. Pumayag naman ako, Sir Mac. Binantayan ko ang shota ko hanggang sa nagising na siya. Agad nang lisik ang mga mata niya nang makita ako. Galit na galit siya dahil iniwan ko daw siya. Sinubukan kong magpaliwanag sa kanya, pero hindi siya nakinig. Hanggang sa tuluyan na po siyang nakipaghiwalay sa akin. Hi Sir Mac, ako po si Andy. Ibabahagi ko lang po sana ang kwento ko. Meron po akong masugid na manliligaw noon.
Dindo po ang pangalan niya. May itsura naman siya at matangkad. Pero hindi ko siya type kaya paulit-ulit ko siyang binabasted. Sa kabila nun, hindi siya sumuko. May mga pagkakataon nga na sinusungitan ko siya para ma-turn off sa akin. Pero palagi niya pa rin akong dinadalaw sa bahay at binibigyan ng mga regalo. Ang buong akala ko, hindi ako magkakagusto sa kanya. Pero isang araw, nagising na lang ako na may pagtingin na rin ako sa kanya. Kaya naman sinagot ko siya. Nagulat nga po ang pamilya at mga kaibigan ko sa naging desisyon ko. Sir Mac, kinikilig ako sa tuwing naiisip ko si Dindo. Palagi ko siyang namimiss kaya tinatawagan ko siya para pumunta sa bahay. Nagtatampo nga ako kapag matagal siyang dumating. Pero agad niya akong sinusuyo. At sa tuwing kailangan na niyang umuwi ay umiiyak ako dahil gusto ko pa siyang makasama. Madalas nga akong pagalitan ng nanay ko dahil parang obsessed na raw ako sa boyfriend ko. Dapat daw magpakipot ako ng konti. Pero mahal ko talaga si Dindo. Gusto ko na rin pong bumuo ng pamilya kasama siya. Pero may problema. Wala pa raw pera si Dindo para pakasalan ako. Ang sabi ko naman sa kanya, ayos lang kahit magsama muna kami sa iisang bubong at sa susunod na lang ang kasal. Natuwa naman si Dindo sa suggestion ko, kaya agad kaming nagkasundo. Nung una, pinigilan ako ng mga magulang ko na sumama kay Dindo. Pero nagmatigas ako at nanindigan ako sa desisyon ko. Hanggang sa tumira na ako sa bahay ni Dindo. Naging masaya naman ang pagsasama namin dahil trinato niya akong parang reyna. Pagka-uwi niya galing sa trabaho, siya pa rin ang kikilos sa gawaing bahay. Hindi niya rin ako pinapayagang magtrabaho dahil ayaw niya akong mapagod. Pero merong isang kakaiba kay Dindo. Tuwing alas tres ng madaling araw, bumabangon siya para pumunta sa isang kwarto. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya doon dahil pinagbabawalan niya akong pumasok sa kwarto na yon. At tuwing aalis siya, sinisigurado niya na nakalak ang pinto ng kwarto na yon. Kapag tinatanong ko siya kung anong meron sa kwarto, hindi niya ako sinasagot ng diretso. Basta ang sabi niya lang ay huwag ko na raw alamin kung anong meron doon. Sumusunod naman ako sa kanya dahil ayokong mag-away kami. Isang beses, naalimpungatan ako dahil bumangon si Dindo. Pero nanatili pa rin akong nakapikit. Ayokong ipahalata sa kanya nagising ako. Sigurado kasing pupunta ulit siya doon sa misteryosong kwarto. Hinintay ko siyang bumalik. Pero lumipas na ang isang oras ay wala pa rin siya. Hanggang sa hindi na ako nakatiis. Pakiramdam ko kasi may itinatago sa akin si Dindo. Lumabas ako ng kwarto namin at pumunta sa misteryosong kwarto. Sir Mac, dahan-dahan kong pinihit ang doorknob ng pinto. Sinuswerte naman ako dahil hindi yon nakakandado. Maingat kong binuksan ang pinto. Pero agad akong natigilan nang masilip ko si Dindo na nakaluhod at may hawak na papel. Nagsasalita siya ng ibang lengguwahe. Hindi ako sigurado kung nagdadasal ba siya o nagsasagawa ng isang orasyon. Hindi ko talaga alam kung anong nangyayari. Pero nakaramdam ako ng takot kay Dindo. Agad kong sinara ang pinto at bumalik sa kwarto namin. Maya-maya, nakarinig ako ng yapak ng mga paa. Siguradong papabalik na si Dindo. Kinabahan ako dahil baka nahalata niya na sinundan ko siya. Agad akong humiga at nagkunwaring tulog. Maya-maya naramdaman ko na pumasok siya sa kwarto namin.
humiga siya sa kama at niyakap ako. Hindi ako nakatulog nung gabing yon dahil kinakabahan pa rin ako. Hanggang sa nag-umaga na, bumangon ako para ipagluto si Dindo hanggang sa makapasok na siya sa trabaho at naiwan akong mag-isa sa bahay. Sir Mac, gusto kong malinawan kung anong nakita ko kagabi, kaya pinuntahan ko ang kwarto. Sinubukan kong pihitin ang doorknob, pero nakakandado na yon. Pinilit ko na lang baliwalain ang nangyari. Ayoko rin namang pagdudahan si Dinto dahil mahal ko siya. Hanggang sa lumipas ang mga araw, naiwan ulit ako sa bahay, kaya nagtupi na lang ako ng mga nilabhang damit. Nang matapos ay nainip ulit ako. Mabuti na lang, dinalaw ako ng pinsan kong lalaki. Sinabi niya na nag-aalala raw sila sa akin dahil matagal na akong hindi dumadalaw sa kanila. Ipinaliwanag ko po na hindi ako pinapayagang lumabas ni Dindo. Nagalit nga siya at sinabi na inilalayo daw ako ni Dindo sa kanila. Sir Mac, hindi ko maiwasang ikuwento sa pinsan ko ang nakita ko nung gabing sinundan ko si Dindo. Pati tuloy siya ay nagtaka. Sinabi niya sa akin na dalhin ko siya sa misteryosong kwarto. Nagpakuha pa siya sa akin ng martilyo at pinukpok ang doorknob hanggang sa mabuksan namin ang pinto. Dali-dali kaming pumasok at tumaas ang balahibo ko sa katawan nang makita ko ang napakaraming litrato ko. Nakadisplay yon sa buong kwarto. Pero mas kinilabutan ako nang makita namin ang isang papel. Nakasulat doon ang isang orasyon. At sa ibaba nun ay ang buong pangalan namin ni Dindo. Ang sabi ng pinsan ko, baka ginagayuma ako ni Dindo, kaya bigla akong nagkagusto sa kanya. Agad niyang pinunit ang papel na yon dahil sa sobrang galit. Nagmura pa nga siya at nagwala sa buong kwarto. Pero habang nag-aamok ang pinsan ko, nakaramdam ako ng pagkahilo. Hanggang sa nagsuka ako at unti-unting nawala ng malay. Nagising na lang ako na nasa bahay na ako ng mga magulang ko. Doon ko lang nalaman na binuhat pala ako ng pinsan ko papasakay sa tricycle at inuwi sa bahay namin. Ikinuwento na rin niya sa mga magulang ko ang ginawang panggagayuma ni Dindo at pati sila ay nagalit. Sir Mac, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko noon. Bigla akong nandiri sa sarili ko dahil nakisama ako sa lalaking hindi ko pala totoong mahal. Natatakot pa rin ako na baka gayumahin ulit ako ni Dindo. Pero ang sabi ng nanay ko ay hindi na raw e-epekto yon dahil nalaman ko na ang totoo. Mabuti na rin daw na pinunit ng pinsan ko ang papel kung saan nakasulat ang orasyon. Kinagabihan, sumugod sa bahay si Dindo at hinahanap ako. Pero hindi ako pinalabas ng mga magulang ko. Pumayag naman ako dahil ayoko rin siyang makita. Bigla kasing nawala ang pagmamahal ko sa kanya. At napalitan yon ng takot at galit. Tumawag pa nga ng mga barangay tanod ang mga magulang ko para paalisin si Dindo. Sir Mac, nagdesisyon akong maghanap ng trabaho sa Maynila para maiwasan si Dindo. At hanggang ngayon, wala pa rin akong lakas ng loob na umuwi sa probinsya namin.